So mga katropa, ang binayaran ko lamang sa clinic, sa medical, ay nasa 600 pesos. So ititis yung mata nyo kung gaano siya kalina. Then siguro tumagal lang ako ng mga 10 minutes kasi siyempre hapon na solo lang ako, so mabilis lang. Tapos ang binayaran ko doon sa license fee card ay nasa 585 pesos ang bila. Then wala ka ng ibang babayaran doon kundi yun lang ang babayaran mo. Then ang schedule 1 ko sa susunod na medical ay February 6, 2027. Schedule 2 February 6, 2030. Dahil sa 10 years na ang validity ng aking license, so pag-expert siya by April 7, 2033. Kasi wala naman akong violation, kaya inisyuhan nila ako ng 10 years validity. Mga katropa, kung gusto nyo na mapabilis at hindi hassle at malamig pa ang inyong pakiramdam, bumisita lang kayo sa LTO Cyber and Fashion Mall, Eastwood, Quezon City. Napakabilis ng kanilang transaksyon at sila very approachable, mababait pa yung mga empleyado at ia-assist kayo ng maayos. Doon, no picture, basta ang requirements ay daladala nyo. Please be reminded lang, bago kayo pumunta sa LTO Eastwood, Quezon City, dalahin nyo lang ang CDE para hindi na kayo mag-exam. So, mabilis lang talaga. Kasi, pag inopen nila doon sa kanilang desktop computer, yung inyong LTMS portal account, mabilis lang. Hindi na kayo mag-exam. Kasi meron na kayong dalang result ng validation exam. So, ganun lang kadali. I-assist naman kayo ng mga empleyado sa Eastwood at very approachable sila. So, tumagal lang ako doon sa releasing ng 10 minutes kasi nag-change ako na signature, change picture, then binirified yung aking tanmark, ang aking mga daliri. Yan lang. Ganun lang kasimple. Then, nirelease na nila sa akin yung card. Nasa 10 years validity na. So, ganun lang kasimple. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Doon na kayo sa LTO Eastwood, Quezon City. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang channel ni Tipsky na mayroong 420,000 subscriber at 296 video. Doon nyo mapapanood lahat ng gusto nyo malamang informasyon. Kaya ano pang hinihintay? I-like at i-subscribe ninyo ang kanyang channel. Kaya ipapanood ko sa inyo ang kanyang isang video, pinakalitis. Eto. Kamusta mga kabibib? Lumang format pa din ba ng driver's license ang hawak mo ngayon? Na kung saan ang restriction code ay ganito pa din. Don't worry, kasi hanggat hindi pa expired ang iyong lisensya, ay wala pa din itong problema. Ito ay tanggap pa din at kinikilala. Kapag nag-renew ka na, LTO na mismo ang kusang magbabago nito para sa'yo. So wala kang kailangan gawin kundi antayin ang expiration ng iyong driver's license. At again, sa pag-renew mo, kusa na itong babaguhin ng LTO para sa'yo. Pero kung gusto mong malaman kung ano nga ba ang katumbas ng Restriction Code 1 at 2 sa bagong DL codes ngayon, ituloy mo lang ang panonood ng video na to. Okay, sa mga hindi po nakakaalam, may bagong format na po ng driver's license ngayon. Ang dating restriction code ay ginawa ng DL codes. Ngayon, para malaman kung ano ang katumbas ng dati mong restrictions, kailangan lang natin tingnan ang chart na ito na galing mismo sa LTO. So, ayon po dito, ang RC1 or Restriction Code 1, ang katumbas nito sa bagong DL code ay A at A1. Ito naman yung category na under nila, pati na din ang description at transmission. Na-explain ko na po ito sa ibang video. I recommend na panoorin niyo rin to. Ang RC2 or Restriction Code 2 naman, ang katumbas sa bagong DL code ay B
B1 at B2. Kaya kung meron ka dating restriction code 1 at 2, ganito na po ang magiging itsura niya sa bagong driver's license. At yan na nga po, nalaman na natin ang katumbas ng restriction code 1 at 2 sa bagong DL codes ngayon. Kung sakaling gusto niyo din malaman ang katumbas ng iba pang restriction code, i-check niyo lang po ang chart na ito. Kagaya ng restriction code 4, ang katumbas din nito ay B1 at B2. Pero ang clutch nito ay pang automatic transmission lang. Kasi ang ibig sabihin naman talaga ng restriction code 4 ay automatic clutch up to 45 GVW. Kaya yan ang counterpart ng restriction code 2 na manual transmission. At take note lang po na kapag holder ka ng empty clutch code, pwede kang mag-operate ng vehicles na under ng DL codes mo, mapa-manual man or automatic transmission. Pero kung 80 clutch code lamang ang iyong hawak, hindi ka po pwedeng mag-drive ng manual transmission. Automatic lang po ang lisensyado mong i-drive. Tandaan na pwede kang mahuli kapag mali o hindi sakop ng DL codes mo yung klase ng vehicle na minamaneho mo. 3,000 po ang multa niyan at pwede pang ma-impound ang dinadrive mong motor vehicle. The rest ng ibang RC dito ay same logic lang sa mga nabanggit ko na kanina. At dyan ko natatapusin ang video na to. Sana po ay may nalaman kayo. Huwag kalimutang i-like at i-share to at i-follow rin ako sa FB page ko. Until next time mga kabib, magabang lang at mag-subscribe.